po ang napakagaling na stand-up comedian. So, oh. So, sino yun, brother? Okay, narito na po. Palapakan po natin sina AK at Beki Belo. Hindi kami gaganahan kundi po masaya ang tao ng Santa Ana. Oo. Eto, ang hindi gagawa ng palakpakan ay kasamang sigawan, mamalasin buong pamilya hanggang 2016. Okay. Ha? So, ulitin natin. Ladies and gentlemen, our invited host to meet them from Clowns and Grand Music Box, our freelance artist from JV7 and ABS-CBN. Here is Aekaye.
Tereshkova. Magandang gabi po. Happy Fiesta po ulit sa inyong lahat. May napansin ako sa damit mo. Ayan o, merong MD. MD kasi si Beki. Totoong doktor ka? Hindi, MD kasi si Beki Belo talaga. Medical doctor ang ibig sabihin ng MD. Ako MD din. O, ano yun? Maling doktor. Yan. O, sandali lang ha. Ayan, maling doktor, MD. Eh, merong M. Tapos MD, paano yun? Kasi nakipag-tie up ako kay Francisco. Francis Tolentino? O, Francis Tolentino. Sa MMDA? Oo, kasi ako nagagamot sa mga traffic enforcer. Oh. Kaya MMDA. Ganon. Oh, iyong pagpapaganda. Ito po hindi po to joke ha. Ang aming pong programa sa mga kabataan na nandito at may mga kasamang magulang, kami pong mga bakla ay palabiro lamang, so wala pong seseryosohin sa amin. Ha? Kaya kuya, yung mga natin sa bandang likod, wala pong mapipikon sa amin kapag kami may hawak ng mikropono. Okay? Oo naman, bakit? Ano ang programa po namin ay rated PG. Ibig po sabihin, pwedeng gayahin. Yan. Oo. Kaya yung mga batang nasa medyo nakaupo sa floor, or medyo malapit, nakatingin po sa baba namin, huwag kayong masyadong tumingin, baka makita niyo po si Piccolo, ha? Kasi nandiyan po ang ikatlong Dragon Balls. Ano yung mga bago mo? Specialty po sa mga kababaihan na niloloko na mga asawa at boyfriend niya. Palakpakan nga po yung mga niloko na mga boyfriend at asawa! Aba, madami sila! Sa mga niloko, you deserve it! Si Miss Aekaye de las Alas po ay friend ko po sa totoong buhay. Oo. At sa totoo po, ang ginawa niya po nung siya po ay niloko ng boyfriend niya, naggulumapit po siya kay Beki Belo at ang ginawa po sa kanya yung pusikip. Pusikip? Pusikip ang tawag po doon in medical term. Kung lalawakan po natin, isip natin, pagpapasikip ng bulaklak ng babae. Yun. Sinabi mo lang na bulaklak kasi may mga babae. Pusikip. Kasi mga, ganun talaga. Kasi ang mga lalaki, iniiwan ng mga babae pag ganun na. Ngayon may bago na kaya nakipag-tie up ako sa MMDA. Oh, paano yun? Vaginal reblocking ang tawag po doon. Ang ginagawa po doon, sinisipin. Teka lang, pag MMDA, ang reblocking, di ba yung mga major? Oo, reblocking nga. Ang ginagawa doon, sinisimento para mas masikip. Ganon. Tapos, nilalagyan po yun ng stoplight. Stoplight, kapag green? Ang green, signal yun, go ka lang ng go. Ganon. Kapag red? Pag red, mag-i-stop ka muna. Kapag yellow? Mag-u-turn ka kasi may MMDA, mauhuli ka. Ganon. Kaya may Kaya may vagina blocking. Sa mga babae naman po, maliliit ang dibdib, kaya namin kayo pinapapalakpak kanina. Magandang ehersisyo po yan sa mga babae, malilaki ang dibdib. Kasi po, nagpapantract po yung muscles nila, lumalaki po yun. So sa malalaki naman po ang boobs, huwag na masyadong pumalakpak kasi baka pumutok yung suso nyo. Mamulot pa po kami ng utong, ha? Meron mo para sa lalaki? Para sa mga lalaki, oo. Kasi ang mga, eto ang kasabihan. Ang mga lalaking mainit ang ulo, maliit ang ari. Ganon. Siyempre po. Mainit ang ulo? Bakit di mag-iinit ang ulo? Puta ka, pagising mo, yun lang ang makikita mo, di ba? Kung makikita mo. Kung makikita mo, ako nga, kung naging lalaki ko, tol, puta, busog ka dito. Para sa mga lalaking maliliit, nandito naman ako para lumaki. Actually, may problema nga ako ngayon. Ano yun? Nasaksak ako kanina. Ha? Oo. Oh. Buti hindi natuko. Tanga hindi dyan. Saan? Sa puwetra. Nagreklamo. Kasi nasaktan nga ako. Kasi yung lalaki may foreign blood. Wow, foreign blood. Japanese, Ted. Japanese? Oo, tumulat akong ganyan. Sabi ko, virgin yata ako kasi dumudugo. Ha? Oo, sa pagharap ko, hindi naman pala virgin yung pinapasok. Ano? Samurai, dahil. Ginawang Japanese, what do you expect? Ginawang sashimi yung puwet ko, te. Meron naman akong pinatulan, matanda. Sabi ko, kasi pag matatanda, masarap yan, matatamis yan. Teka, matatamis ba? Oo, diabetic na kaya yan. Tingnan mo yung mga itlog niyan, may langgam. Kukuha ka ng papel, papasuhin mo gano'n. Oo, gano'n pag matatanda kasi gano'n. Pag mga bata kasi ang daming demand. Magpainom ka ha, tapos bigyan mo ko ng cellphone, kung ano-ano hinihingi. Pag matatanda ang hinihingi, wheelchair lang, tanga. Oo, mabagal. Meron akong chinekin test, isang kilalang hotel, chinekin ko yung matanda, binayaran pa ako. Talaga? Oo, paghiga ko ganyan, ang tagal, te.
Bakit? Tapos tumalikod akong ganyan, pinasok ako, sabi ko, oh, shit, matigas pa. Talaga? Oo, oh, pagharap ko, tungkod pala. Oo, oh, matigas. Masakit pati kasi apat yung paa. Poor po. Ay, biro-biro lang po yun, oh, yung mga nandirito po na mga bata. Nakakakuha sila ng idea. Oo, oh, at saka, kanina napansin ko, ang dami ng bakla dito sa Cagayan Valley. Oo, okay. Oo, matuwa kayo. Palakpak ka lahat ng bakla. Puta, montek na yung pulis, oh, gumano, no? Sabi niya, hindi pala ako. Alam mo, ito oh, si Kuya Guapo, yung mga pulis natin. Guapo, infectious. Pinaka gusto ko sa kanila yung nandun sa likod. Hello, Kuya. Mag-aano log ko sa kanya. Bakit? Ganyan kulay na itlog ko eh. Makintab-kintab. Kaya nga nung nakita ko siya to, para lang nananalamin eh. Kuya, pag nakita mo to, mag-i-enjoy ka. Amo-amo. Sasabihin mo talaga, rock and roll. Oo, misa nga natutuwa ako dito eh. Bakit? Pag nagsisiyara ko, natutulog ako, hindi na ako gumigising. Bakit? Siya na naghaharap ng urinal. Ang haba kasi no, eh. Oo, misa nga pag nagagalit, inaakbayan ko eh. Bakit? Sabi ko, oh, tayo-tayo na lang. Kuya, may asawa ka na? Meron. Okay lang yan. Gano'n laki ito katagal? 10 years. Teka, bakit po kayong sumasagong? Kayo bakit asawa? Alam niyo, madam? Kayo po ba yung asawa ni sir? Siguro, meron kayong nakaraan, no? Yes. Hindi, kasi ganito yun eh. Oo. Si madam, katabi itong gwapong pulis. Pero siya ang sumasagot in place of... Sino po talaga asawa niyo? Wala dito. Ha? Nasa bahay, kasama ko marimonye. Kayo po, madam. Sino po asap yung asawa niyo po? Wala po kayo asawa? Wala pa kahit boyfriend? Wala pa? Bakit, bakit nakakapay si sir? Tanga! Hinahanap niya lang yung ano, FM radio tsaka sir. Pinapine-tuning? Oo, sabi niya, love radio. Tot-tot-tot, bang! May anak na po kayo? Dalawa. Ang hina niya naman po. Support po ba kayo? Hindi. Baka pumapasok sa isang butas. Ah. Yung panganay niyo po, lalaki. Babae. Yung bunso niyo po, lalaki. Babae po, layas. Subukan mo sa akin. Baka makatatlong lalaki ka. O ano. Baka dito mo makita ang junior mo. Welcome natin mga kapitapitagan nating bisita. Muli po, nagpapasalamat po kami sa pangalawang pagkakataon ko po dito sa Cagayan Valley. Kay Mayor Tobias, palakpakan naman natin si Mayor. At ang iyong kaibigan at naging kaibigan ko na rin na mahal na natin na si Madam na hindi nawawala ang lagi kong request na seafoods. Yes. Salamat po. Palakpakan natin Lord, si Tita na laging nagdadala ng kasiyahan. At ang kanyang mga bisita, I heard na meron tayong mayor from other municipality, di ba? Sige kayo po ba, Mayor? Mukhang masama po tingin niyo sa amin, ha? Baka gusto niyo po kami itumba, sir. Hindi po kayo magtatagumpay, may dahan po doon. Hello po. Baka isipin niyo po, tunay na babae po ko. Hindi po, sir, ha? Hindi. Kung anong meron po kayo, baka mas yamado pa to. Pag nakita niyo to, gagawin mo Chief of Justice. Chief of Police. Oh, welcome po. Tapos, mga counselors and kagawad, tama po ba? Hello po, sir. Hi. Kaibiganin niyo po ako kasi ang trabaho ko hindi lang performer, bugaw din po ako. Baka gusto niyo po ng babae, may dala po akong brochure. Kuya, ano ka ba? Oh. Andiyan yung mga Mrs. Nina? Eh, kasi si sir na nakapula, mukhang manyakis eh. They don't have reaction ng pero lang, sir, ha? Natawa kasi ako sa bigote mo. Gusto ko yung mga ganyan, eh. Bakit? Makati sa puwet, eh. Alam ko nang sinasabi ng Miro sa inyo lang. Nagkataon po sa inyo, totoo, ha? Kasi last time, nakita kita sa Miro's, eh. Okay, ganito. Si Aekim, napakarami po kasi namin performer artist, so we cannot promise na makapag-stay ng matagal. Pero, andito po kami para ibigay po sa inyo ang mga talento. Si Aekim po, or Ana Karenina, ay nanalo po dati sa MTV. MTV, Magandang Tanghali Bayan. Yes, as a diva ding, as a...
O diva, grand finalist. Ibig pong sabihin, maganda po ang boses niya. Nanalo din po siya sa Itbulaga as doble cara, yung nagtutwist yung boses. So sa pagkakataon po nito, yung paborito po ni Madam na awitin ay aawitin niya po para sa inyong lahat. Kaya po bago po siya umawit para ganaan siya sa kanyang pagkanta, palakpakan niyo naman po si Iggy. She earned as a title as the video okay queen of sing-along masters in Philippines. Go girl! Okay. Palakpakan! Keep on this faith.